Ang isa po sa mga nakakatakot po na sintomas ng back pain ay kapag nagigising po yung pasyente sa gabi. Halimbawa, yung mga napipi po yung buto dahil po sa cancer. So, unang topic natin, Dr. Jeff, itong back pain. Alam ko marami sa atin nagawa na back pain, may exercises for back pain. Pero tulad na sinabi mo, marami ata akong followers nagpa-check sa'yo ng back pain, pero hindi pala muscle pain, meron palang mas seryosong sakit. Ano ba to? So yung mga back pain po na medyo seryoso, kadalasan po ito po yung pag-describe po ng pasyente, pain po sa gabi or kaya pain sa madaling araw. So nagigising po sila sa gabi. Then yung iba po, meron pong sign na ano, nangangayayat o nawawala ng gana. So, ang isa po sa mga nakakatakot po na simptomas ng back pain ay kapag nagigising po yung pasyente sa gabi. So, ang mga example po nun, o halimbawa, yung mga napipi po yung buto dahil po sa cancer. So, kasamang palad, ang isa sa mga karakteristik po kasi ng back pain dahil po sa cancer, yun po, night pain o back pain o rest pain. So, ang typical po kasi na back pain dahil po related sa pagtatrabaho, yung tinatawag ng mga mechanical pain, ito po yung back pain na mas lumalala pag nagtatrabaho. Yung isa naman pong seryoso na back pain, it's either nagigising po sila sa gabi o madaling araw, or kaya may lagnat o pangangayayat o wala pong ganong kumain. So, ang common po dito, yung mga cancer po sa bituka, sa breast or kaya sa prostate na pumupunta po sa buto sa likod. Pwede rin po yung tuberculosis. So, karamihan po ng mga Pilipino akala yung tuberculosis, baga lang yung naapektuhan. Pero pwede rin po ito pumunta sa buto sa likod. Tama ka, Dr. Jeff. Gusto natin malawak yung kaalaman. Sa tingin ko naman, 90%+ ng mga sakit nyo sa likod, wag agad matatakot, malamang naman muscle pain lang yan. O kakaupo lang yan. Pero syempre, may ilang porsyento ng mga Pilipino back pain na tulad na sinabi mo itong vertebral bone compression na pwedeng dahil sa cancer na kumalat, pwede sa tuberculosis. So, bakit ba ito kumakalat, Dr. Jeff? Diba? Nakakainis itong mga sakit eh. Diba? Itong TB sa baga kumalat, itong mga cancer sa ibang parte ng katawan, bakit mahilig sila pumunta dun sa buto? Lalo na buto sa likod. Actually, ang isa po sa mga karakteristik po kasi ng cancer, may kakayanan po sila na kumalat. So basically, kaya po sila naging cancer, hindi na po kontrolado yung kanilang paglaki. So kumbaga ho, kung dapat nasa isang teritoryo lang po yung cells na yun, napupunta na po sila sa iba't ibang parte ng katawan. Ngayon po, ang cancer po kasi, masyado po maraming blood vessels o daluyan ng dugo. Sa daluyan ng dugo po na to, ito po yung nagiging paraan nila para po kumalat po sa ibang parte ng katawan. So sa physical medicine and rehabilitation po, ang isa sa mga problema po na nakikita namin na related po sa cancer ay pag ang cancer po ay pumunta sa buto. So since ang buto ay isa sa mga struktura ng katawan para makaupo tayo, makatayo tayo, makagawa tayo, pag ito ay naapektuhan po ng cancer, pwede po ito mag-cause ng pain. At saka kung sakali po masyado na po malala yung apektasyon po ng cancer sa buto, pwede po itong madurog o mabali. No? So, sa babae po, common po yung breast cancer at saka po yung cancer sa bituka. Sa lalaki naman po, cancer po sa prostate at saka sa bituka rin. May pailan-ilan po na pwede po nang galing sa thyroid, yung may mga bukol po sa leeg. Yun po, dapat i-check din po yun. Then, yung iba naman po, dahil po sa dugo. Yung iba po, medyo mahirap hanapin, kaya kailangan din po ng espesyalista, lalo po sa medical oncology. So, yung mga doktor po sa medical oncology, so ito po yung isa sa mga pwede po tumulong sa atin para tukuyin kung saan po nanggaling po yung cancer sa buto sa likod. Dr. Jeff Montes, ano itong mga warning signs na yung back pain nila, hindi na normal na back pain, nakabigay ka na konti, di ba? Yung sa tingin ko, sa mga may edad, sa mga sumasakit, sabi mo, back pain na gumigising sa gabi, ano ba to, namamayat, ano pa ba ibang clues natin na
hindi na to ordinaryong back pain lang? Ang isa po sa mga red flag sign po ng back pain na pwede pong dahil po sa cancer, yung tinatawag po na night pain o rest pain. Ibig sabihin po na night pain, masakit po yung likod nila kapag gabi or madaling araw. So nagigising po sila or kaya di ho sila makatulog. Yung isa naman pong description nila, rest pain. Ibig sabihin, maski hindi po sila gumagalaw, nakahiga po sila, masakit pa rin po yung buto nila sa likod. Kung tuberculosis naman po, kadalasan may history po sila na nagka-tuberculosis or kaya meron po silang kapamilya o nakasama na po na may tuberculosis. Yung iba naman po, walang history, pero pag chinek nyo po, yun po, may mga senyales po na maari pong tuberculosis dahil sa lagnat, nangangayayat, o wala akong ganang kumain. Tapos minsan ho, nagkakaroon din po ng abscess, o yung sa Pilipino po, itinatawag na parang pizza sa muscles po na nakadikit sa buto sa likod, na nakadikit po sa hita. Yung tinatawag po na psoas abscess din, na isa po sa mga common na cause ay yung TB. So pag ganun po, kailangan po ma-check up po yung pasyente. So may mga examination po sa dugo at saka yung karaniwan test na ginagawa po, MRI, para ho matukoy kung yun po talaga yung cause niya. Pag tuberculosis po, minsan umuusli po yung buto sa likod. So tawag po gibos. Ngayon po, ang isa sa mga pagkakamali po ng mga Pilipino, minsan ina-associate po ng mga Pilipino na pag tumatanda po sila, normal lang po silang nakukuba sila. So dapat po kasi hindi po nakukuba yung tao. So kung nakukuba po yung tao, kailangan din po silang ma-check para malaman bakit po sila nakukuba. So kung may napipipubang buto na nag-cause po nun. So Dr. Jeff, napakaganda ng tinuturo mo. I think baka first time na nadi-discuss to eh. Meron bang physical exam na makikita sa likod at anong laboratory test? MRI na ba agad tulad ng sinabi mo o pwedeng may x-ray ba muna na mas mura? So una po, pinaka-importante ho, kailangan po nila magpa-check up sa doktor. So ang mga doktor po na pwede hong mag-check up sa nila, pwede pong rehab medicine doctor, pwede pong orthopedic surgeon, pwede pong rheumatologist, or kung wala po, yung mga doktor po sa health center. So, ang mga common test po na pwedeng gawin, yung pinakasimple po, x-ray. X-ray po na nakatayo kung kaya pong tumayo ng pasyente. Pero kung meron po sa mga tinatawag na red flag signs, yung may umusli na po na buto sa likod, meron pong fever, night pain, rest pain, or kaya may problema sa pag-ihi, pagdumi, parang humihina po yung muscle sa hita binti, namamanhid po yung hita binti paa, o nawalan po ng pag-control sa pag-ihi, pagdumi, ito po, nangangailangan na po ng MRI. So yung MRI nga lang po, makikita nga lang po siya sa mga malalaking hospital o pribadong clinic po sa usually sa syudad po. Ang maganda, Dr. Jeff, dito, alam mo, tagal na ako nang ki-interview eh, 20 years na sa doktor eh. Natututo rin ako na hindi ko specialty, ako kasi internist, cardiology. So pwede rin itong video natin para sa nurses, sa doctors, matututo rin sila. So let's say may makita kaming ganitong pasyente, ang i-request namin, anong klaseng x-ray, ano ba specific x-ray request, MR, anong klaseng MRI, ano ba to, CBC, chest x-ray na rin, di ba? So ano ba yung pinaka-request na ilalagay na natin bilang doktor para dito? Abo. So, ang common po, pwede po yung tinatawag na thoracolumbosacral spine x-ray, standing AP lateral view. So, dito po, i-check po yung buto kung diretso po siya o nakatabingi, yung tinatawag po na may scoliosis. And then, i-check din po yung pinaka-side view, yung sa lateral view, para makita kung normal pa po ba yung kurba ng likod o kung may dumis siya, napipi o nagtitikit na buto. So kung meron naman po tinatawag na red flag signs, yung mga sinabi ko po kanina na ito po nangangailangan po ng MRI. Kung ang dahilan po ng pananakit ng likod ay dahil po sa slip disc at wala pong mga senyales na mukha pong tuberculosis or kaya ho yung mga cancer, usually pwede na po yung plain na MRI. Pero sa MRI po kasi, since may kamahalan siya,
kailangan po nila magpa-check up sa doktor para matukoy kung anong segment po ng spinal cord ipapa-MRI. Medyo mahaba po kasi yung spinal cord. So meron pong cervical, thoracic at saka lumbosacral. So kailangan po silang makita ng espesyalista para humagawa po yung tinatawag na physical examination para matukoy po kung anong segment po ng spinal cord yung dapat i-MRI. So usually po kapag may manifestasyon po sa kamay, sa katawan, sa hita binti, kadalasan po leeg. So ang manifestasyon nasa katawan lang po, pababa sa hita binti, usually po pwede yung thoracic. Pero kung ang manifestasyon po ay nasa hita binti pa, pwede pong lumbosacral. Kasi lang po, ang pinaka-importante po sa lahat ng physical examination na kailangan pong gawin ng doktor, yung hammer po, no? Yung reflex hammer. So basically, yung pag spinal cord, kapag hinampas po ng doktor po yung braso, yung siko, tuhod, at saka yung sa likod po ng bukong-bukong, pag masyado po malakas o itatawag po na hyperreflexy, kadalasan po ang pwedeng apektasyon, spinal cord o yung utak. Kung sakali naman po mahina po yung reflexes kapag hinampas ng hammer, kadalasan po yung tinatawag na peripheral nerves. So the best pa rin po, kailangan pa rin po talaga na magpa-check up sa doktor. So ito po yung isa sa mga importanting test din ho na gawin para matukoy kung kailangan pa po ba ng MRI o simpleng X-ray lab. So Dr. Jeff, maganda itong mga in-explain mo. Anong klaseng doktor ang pupuntahan nila para dito na po pwede? Ano ba ito? Neurologist, orthopedic surgeon, rheumatologist, or rehab medicine doctor? Kanino ba po pwede? Okay. Pwede naman po sila magpa-check up kung nasa baryo po sila o sa probinsya. May mga doktor naman po sa rural health unit o sa mga health center natin. Ngayon po, kung meron po silang mga pwedeng mapuntahan po ng mga hospital, may mga doktor din naman po na pwedeng tumingin doon. So ang mga doktor po na pwedeng tumingin doon, orthopedic surgeon po, rheumatologist, neurologist, rehab medicine doctor po. Kung wala naman po, pwede rin po sa mga internist, then kung sakali po at may kakilala po sila, pwede naman po nila i-refer to sa mga kakilala nila, espesyalista na pwede po nilang mapag-referan para ma-examine po, masuri, mabuti po yung mga pasyente. Okay, so medyo malalim tong topic natin. Medyo kinakapan ako dito sa topic natin. Anyway, sa lahat ng kababayan natin, huwag muna isipin to, malamang hindi naman, kumain ng masustansya, tigil sigarilyo, yung mga matataba, bawasan, huwag mag-overweight, iwas sa mga sakit, di ba? Para hindi tayo tamaan ng cancer at iba pang mga sakit. So thank you very much for this advice na napakalalim, Dr. Jeff. I'm sure makakatulong to sa marami.